Gandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon. Okay ba yung preaching? Okay. Alam niyo po, pag tayo po mga Baptist, lalo na Lighthouse, mga Lighthouse Bible Baptist ho tayo, hindi ho tayo mga ordinaryong mga mananampalataya. Pag ikaw ay Lighthouse Bible Baptist, hindi lamang Baptist, kundi Bible Baptist. Hindi lamang Bible Baptist, ano po? Eh, Lighthouse pa tayo. Well, hindi naman ang pinagmamayabang. Nga lang, ang mga Baptist kasi kilala sa mga katuruan sa mga nakasulatan. Ano ho? Pag may nakausap kayong na hindi Baptist, at kayo po ay Baptist, nangingilag sila sa inyo. Okay? Nangingilag kasi alam na tayo mga Baptist ay matindi sa doktrina. Totoo yan. Nasa buwan, napansin nyo, lalo na pag doktrina pinag-uusapan. Kasi pag kausap nyo, ang Baptist na katulad natin mga kapatid, ay may mga alam sa banal na kasulatan. Alam ipaliwanag ang dapat ipaliwanag. Lalo na mga malalim na katuruan. Kaya, lalo na pagsabi, ay, Baptist yan. Pag-Baptist, kasi Bible. Tama? Pag-Baptist ka, Bible ka. Pag-Bible ka, Baptist ka. Okay? Kaya, hinahamon natin palagi ang ating mga kapatiran. Kung sinasabi mong ligtas ka, kaya mo ipaliwanag sa banal na kasulatan. Pag sinasabi mong kay patungo ng langit, kay bawian ng buhay sa langit, alam mo, ipaliwanag sa banal na kasulatan din. So yun ang dahilan, mga kapatid. Alam nila, sila, subukan nyo. No? At pag ikaw ay nagsalita, nasabi mo, ay, membro ako ng Lighthouse Bible Baptist Church. Ang aking pastor, si Pastor Francis. Eh, lalo pag sabi mo, ang aming pastor ay si Pastor Ruben Abante. Ay, lalo na. At pagkatapos, lalo nang alam ka na ikaw ay malalim at ang iyong katuruan sa banal na kasulatan. Okay? So, okay yan, Joshua. Pagpatuloy mo ang iyong kinabukasan. Katulad yan, yung sinabi sa kanya, alam mo, pag tayo po mga pastor makinig dyan, maraming mga doctrinal error, madaling mahalata. Bawa, yung tanong na, kaya Abel, bakit po yung iba rinirenew ang kaligtasan? Hindi naman talaga rinirenew Hindi kaligtas sa pasimula. Hindi pwedeng i-renew. Yung word na renew, hindi po yan term ng banal na kasulatan. Walang nagre-renew ng kaligtasan. Naligtas ako ngayon, mag-renew. Hindi yung lisensya na rinirenew. So mapapansin, maalaman. O tingnan nyo po itong ating pag-aaralan. Malalim ito. No? Pero meron lang akong 10 minutes. Pero bilisan ko. Ecclesiastes chapter 9, verse 11. Duksan po ninyo yan. Manalangin tayo. Salamat po Panginoon sa patuloy na paghahanda ng mga kabataan sa kanyang, sa inyong salita. Maging matibay kami Panginoon sa kaalaman at pag-unawa sa salita ng Diyos. Ito po kami dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Verse 13. Ecclesiastes chapter 9, verse 13. Kanina, pinag-usapan natin yung for man also knoweth not his time. By the way, kung kayo po yung nag-attend nung kaninang umaga, pakinggan niyo po yung mensahe nung linggo na, nung second service. Mas kompleto po yun. No? Hindi ko natapos nung umaga. Yung second service, mas malalim po yun. Mas malalim ito. Verse 13, for wisdom, sabi ni King Solomon, I have seen also under the sun that it seems great unto me. Okay? Wisdom, I have seen also under the sun that it seems great unto me. At nagbingay siya ng kwento. Pahinga ko tubig kasi parang uubuhin po ako. At narito po mga kapatid, ang kwento. Ano po? Ito yung napaka-iksing kwento lamang. At itong kwentong pong ito ay dalawang verse lamang po. Kwento na. Ano sabi rito sa kwentong ito? Sa verse 14. There was a city
There was a little city when few men within it, and there came a great king against it, and besieged it, and built a great bulwarks against it. Now there was found in it a poor wise man, and he by his wisdom delivered the city, yet no man remember that same poor man. End of the story. Tapos verse 16, 17, 18, application. Verse 16, and he said, I, oh, sabi na, binalik niya na, verse 16. And said I, si wisdom pala ay mas magaling kesa kay strength. Wisdom is better than strength. Nevertheless, the poor man's wisdom is despised and his words are not heard. Number two, the words of the wise men are heard in quiet more than the cry of him that ruleth among fools. Number three, last verse, wisdom is better than weapons of war, but one sinner destroyeth much good. Sa mga makikinig po ngayon, magdidetermine ho rito kung gaano po kalalim ang inyong pananakarunungan sa banal na kasulatan o kababaw. Okay, kung ikay bata pa sa pananampalataya o matanda ka na sa pananampalataya at hindi po ang binibilang rito yung taon kung kailan ka na-save. Kasi kahit kayo po ay 30 years na sa pananampalataya, pwede po kayo maging bata sa kaalaman sa banal na kasulatan. mayroon daw isang maliit na siyudad. Maliit na lungsod, sabi sa verse 14. Okay? Kasi ang kanyang premise, nakita ko rin na ang wisdom, halimbawa ang wisdom, sa under the sun, it seems great unto me. Naging tila malaking kadakilaan sa akin ang karunungan. At siya nagkwento. May isa raw na maliit na syudad at kukunti lamang ang mga tao doon sa syudad na yon. At doon sa syudad na yon, meron dumating na dakilang hari. Laban doon sa syudad, ay ginere yung syudad, makapangyarihan itong haring ito, kinubkob yung syudad, at yung isang malaking haring ito na kumubkob, sumakop, okay, isang dakilang hari sa labanan, ay natalo niya yung maliit na syudad na yon, at sabi rito, siya ay nagtayo ng great bulwarks against it, nagtayo ng mga malalaking parang kutang tanggulan. Yun, nagtayo siya ng mga malaking, ibang word ng kutang tanggulan? Strong, English yun. Pero stronghold, tama yun. Nagtayo siya ng malaking stronghold. Now, itong lumalabas mga kapatid na sinasabi dito ni King Solomon, sabi niya, actually ito'y gospel. Sabi ni King Solomon, meron daw isang maliit na syudad. At itong maliit na syudad na ito, nakukunti ang tao, rito ay tumutukoy po sa atin, sa mga tao. Kukunti lang naman tayo. Ano? Sa buong mundo, isang mga maliliit lang naman tayong tao, mga kapatid. Subalit, sabi rito, kukunting tao, subalit may dumating na great king. Walang iba ang great king na ito, kundi ang ating pong Diyos Ama. At ang ating pong Diyos Ama ay kinubkob itong maliit na lunsod na ito na may iilan na mga mamamayan ng suitay sa lakayin. At pagkatapos niyan, actually this is God the Father, nagtayo siya ng kanyang stronghold. At itong stronghold na ito, tumutukoy sa batas. Sa buong mundo, nandoon po ang maliit na bansang Israel, nagtayo siya ng batas. Kaya ang batas na ito, ang siyang magiging stronghold. Ito yung magiging mga malaking tanggulan laban sa iba, naglagay ng batas. At sa paglagay ng batas na yun, mga kapatid, sa verse 15, there was found a poor wise man. May isang poor wise man doon sa little na syudad na ito.
Walang ibang four wise men dito kundi ang ating pong Panginoon. Siya po si Wisdom. And ito pong four wise men na ito, he, by his wisdom, delivered the city. Oh, naunawaan niyo na. By his wisdom, delivered the city. Siya ay nagbigay ng kanyang buhay. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Ilinibing at siya ay nabuhay muli. Subalit, bagamat siya ay dukha, subalit ito'y pantas. Marunong, mahusay, magaling. Bagamat siya ay matalino, hindi siya masyado naging tampok at kinikilala. Isang poor, wise man. Sino nga ba naman talaga sinasabi na poor, wise man, rich sa New Testament? Wala ba kung di ating pong Panginoon, naging siyang madukha. Marunong siya. Siya ay nasa kanya ang buong karunungan, kaalaman, pero siya ay dukha. Naging dukha para sa atin. And he, by his wisdom, delivered the city. Naligtas ka. Nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng wisdom na yun. Binigyan ka ng Panginoon ng kaalaman patungkol sa buhay na walang hanggan. Kaalaman patungkol sa kapatawaran ng ating kasalanan. Yun yung wisdom na meron ka. Nawala at hindi mo natagpuan nung hindi mo nakilala si Kristo Jesus. Tama? Yan ang wisdom na hawak-hawak mo ngayon. Yang kaalaman na yan, ang siyang dahilan kung bakit nasasabi mo na pagkaibawian ng buhay sa langit katutungo, that is the wisdom. At ang wisdom na yan galing po sa ating pong Panginoon Jesus. Yan ang dahilan kung bakit ka naging tapat sa Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit nagsasama-sama tayo sa lugar na ito. Sabi ho ng ating pong Panginoon, yet by his wisdom delivered the city, yet no man remembered that same poor man. Hanggang po sa ngayon, yung poor man na yun, yung wisdom na yun, hanggang sa ngayon, rejected ng mga tao. Hanggang sa ngayon, yung pong same poor man, walang nakakaalala sa kanya. Tama, di ba? Sino yung walang nakakaalala sa kanya? Mas kilala pa nila ang Coca-Cola kaysa pangalan ni Kristo Jesus. Mas kilala pa nila kung sino-sino mga santo kesa sa ating po Panginoon Jesus Kristo Jesus. Dito po lang sa ating bansa, ilan lang ba rito ang merong Kristo sa kanilang puso? In terms of percentage, ilan rito ang mga walang Kristo sa kanilang puso? Tama? 90%? More than. Alam niyo ko ang sabi ng survey kung ilan lang ang tunay na Kristiyano? Tunay na Kristiyano sa Pilipinas? Wala pang 2%. Ibig sabihin, 98%, mga kapatid, kung wala pang 2%, 98% mga hindi ligtas, eh syempre, sino ang pinakamalaking relihiyon rito? Hanggang sa ngayon, nanay mo hindi ligtas, tama? Ikaw na ligtas. Di ba ang nanay mo walang buhay na walang hanggan? Di ba ang nanay ko, yung kapatid mo, walang, hindi alam na pag sila bawian na buhay sa langit, sila tutungo? Maliban pa na sila ay mga kulto, ang iba, Iglesia ni Cristo, ang iba, Jehovah's Witness. Kaya ito pong, yet no man remembered that same poor man, maliban sa atin. Mas kilala natin itong same poor man na ito dahil siya ang nagligtas sa atin. Siya si Wisdom. Verse 16, and said I, eto na, so dyan natapos yung kwento. And this man's poor man's wisdom is despised and his words are not heard. Hindi napakinggan ang kanyang salita. Yung kanyang katuruan, yung kanyang karunungan, hindi pinansin, hindi napakinggan dahil sa pamamagitan ito ng banal na espiritu. Ang tanging banal na espiritu ang siyang kumausap sa iyo. Okay? At itong banal na espiritu na siyang kumausap sa iyo, yan ang naging dahilan kung bakit si Wisdom ay natutunan mo. Bumulong lang sa iyo ang banal na espiritu, makasalanan ka. Magsisi ka sa iyong kasalanan. At lahat na tumalima noon kay Kristo Jesus, sa wisdom na ito, sa words na ito, na hindi pinapakinggan, hindi napapakinggan, at kukunti lamang nakakapaginig, sila yun. Ang mga tunay na ligtas. Verse 17, and the words of wise men are heard
in quiet more than the cry of him that ruleth among the fools. Yung salita ng pantas, yung salita ng wisdom, mga kapatid, abay ang sabi rito, napakinggan sila, napakinggan siya, pero yun ay napakinggan, tahimik lang. Unti-unti. Kaya paano ka naligtas? May sumigaw sa'yo? Paano ko naligtas? Francis, mag-masave ka! Hindi. Paano tayo naligtas? Merong somebody who shared to you the gospel. Tandaan lang. Quiet lang. Si Kristo nagkasala para sa atin. Si Jesus nagkasala para sa iyo. Lahat tayo makasalanan. And the words of the wise men are heard in quite more than the cry of him that ruleth among the fools. Kaya napansin niyo mga kapatid? Sabi diyan, wisdom is better than strength. Kaya tingnan niyo ang Roman Empire. Sabi dito sa verse 16. Pagkatapos niyang ipako ang ating pong Panginoon Jesus, itong wisdom na ito, hanggang sa dumating ang panahon, ang buong Rome nakakilala kay Kristo Jesus. Naghapi sa pamamagitan ng wisdom na ito, ng poor man's wisdom. Kaya, ano sabi rito sa verse 18? Wisdom is better than weapon. Wisdom is better, mas mabuti pa ang karunungan kaysa sa sandata ng sanlibutan. Kasi ito ang nagpapabago ng buhay ng tao. Ang tunay na nagpapabago ng buhay ng tao, si wisdom, ang ating Panginoon Jesus. Ang tunay na nagpapabago ng mundo, si wisdom talaga. Kaya mas better pa ang wisdom sa weapons of war. Mga kapatid, ganyan tayo. Kaya paano natin nadadala ang ating pong mga mahal sa buhay, sa pananampalataya? By using God's wisdom. Nakikita nila yung pagbabago sa ating buhay. Yung dating, naging matahimik at nananalangin, nagtataka sila. Bakit ito anak ko dati, ito lasinggero, ngayon hindi na nananalangin. Unti-unti, diyan natin nadadala. Diyan yung sinasabing, wisdom is better than the weapons of war. Yung pagbabago ng ating buhay, di ba Jesse? Yung testimony natin ng ating prayer life. Naalala ko si Jesse. Oh. Tama ba Jesse? Jess, tama di ba? Ha? Hindi siya ito, si Jesse. Ha? Oh, Jesse nga. Okay. Ha? Ah, Jesse rin ba ito? Ah, hindi. Yung bagong Jesse. Ito si Jesse. JC, okay. Time na ako. Naglalakad na niya, natin palok natin. Naalala ko kwento ngayon, no? Tatay niya, lalakad tatay, madilim, nadapa. Ano ba ito ginagawa ng anak ko? Nananalangin. Okay. Nananalangin, nakatuwa siguro kung anong ginawa. Basta nananalangin, mga kapatid, hindi ba? Pag nagpatuloy tayo sa ganong klaseng pananampalataya, hanggang sa ngayon, hindi ka nawala sa pananampalataya, mas lalo pang ngayon nagkaasawa, mas lalo pa naging tapat. Amen? Ayun. Baka parang reverse psychology, na? Hindi. Okay. Abay, pag tinitingnan ko yung bank account, nakikita ko, pangalan nila mag-asawa, nagbibigay ng offering. No, grabe yun. O, totoo yun. Dahil, ibig ko sabihin, mga kapatid, nagbago ang buhay natin. Natutong magkaloob, natutong magsimba, natutong magbasa ng banal na kasulatan. That is wisdom better than weapons of war. Amen? And one sinner destroyeth much good. Sabi dyan. Kaya sa kampo natin, sa ating pong mga pamilya ng Diyos, ang isang makasalanan sa atin, na nabago ang buhay, ang dami pang nagiging mananampalataya. Dahil sa buhay na wala hanggan na ating nasa kay Kristo Jesus. Likewise, ganun din po. Okay, dito na ako magtatapos. Ganun din po sa mga hindi mananampalataya. Yung kampo ng mga hindi mananampalataya. Kasi kampo tayo. We are the camp of sinners saved by grace. Pero yung mga nanatili sa kasalanan, another camp yun eh. Yun ang sinasabi dyan.
One sinner destroys much good. Yung hindi mananampalataya, mas lalo nagiging dinidespise ang salita ng Diyos. Mas lalo nagpakalayo-layo sa Panginoon. Mas lalo nagpapakasira ng kanilang buhay dahil lamang sa isang sinner na yun. Kaya ganun din ang ginagawa natin. Sa pagiging kabutihan natin kay Kristo Jesus, we are winning others because of the wisdom that is with us, with our Lord Jesus Christ. And time will come that wisdom will conquer the world. And wisdom will be the King of Kings and the Lord of Lords. At sino yon? Si Kristo Jesus. At pagbabalik ni Kristo Jesus, may mga gabayo na nakanya sa kanya likuran. Sino yon? Yung mga nasa likuran, nakasama ng Panginoon Jesus sa kanyang pagbabalik, habang nakasakay siya sa kabayo. Sino yon? Ikaw at ako na naligtas at tumalima sa ating pong Panginoon Jesus Kristo Jesus. Kaya gospel yan, mga kapatid. No? To some din ko maintindan, nainuwaan ko. No? Sa iba, nakuha nyo. Sa iba, pwede nyo pa itong i-preach at ituro at mas mapaganda pa kesa sa tinuro ko. Tayo pong lahat tumayo at tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, salamat po, Panginoon. Sa pagkasulat nyo ng iyong salita, kami nagkaroon ng kaalaman, ng karunungan. Ama, patuloy na bigyan nyo po ng malalim na pagkaunawa at pagkakilalan sa inyo ang aming mga kabataan, maging lahat kami, Panginoon, na mas lalo pa namin makilala kayo, makilala si Wisdom, makilala ang aming Panginoon Jesucristo Jesus na inaalipusta hanggang sa ngayon, rinereject hanggang sa ngayon, hindi pinaniniwalaan hanggang sa ngayon ng buong sangkatauhan. Salamat po, Panginoon, sa aming bansa na napakinggan din namin itong wisdom na ito. Subalit marami pa kami mga kababayan ang hindi pa nakakakilala sa aming pong Panginoon ng banal na kasulatan. Kung totoo nga po, O Diyos, na only 2% ng population ng buong Pilipinas ang tunay na born again, marami pa kaming dapat gawin upang maakay pa sila sa pagkakilanlan po sa inyo, Panginoon, ng na wisdom na tinatawag ni King Solomon sa Book of Ecclesiastes. Maraming salamat po, O Diyos. Ito po aming dalangin. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen. Okay? Halika, Abel. Uy!